Okay, good day, Jillians, for our discussion for today about the earthquake hazard. So last time, napag-usapan po natin yung mga discussion po natin about the basic concept of disaster, the basic concept of hazard, and the basic concept of vulnerability, and rather the kind of disaster case. For today's discussion, makikita po natin na pinaka-importante po yung mahimay-himay po natin, yung mga pangyayari at naranasan na po natin dito sa ating Pilipinas, or in short, Philippine setting po tayo. So madaling salita po, from this kind of preparation na naranasan na natin before, ano yung mga nangyari na hindi inaasahan na ready naman lahat, naghanda naman lahat, no? Pero pag nag-strike ang isang hazardous event, talagang makikita natin na hindi pa rin talaga 100% total na talagang handa talaga ang karamihan. Pero yun yung pagkatuto natin, at ito yung subject ng DR Cube or the DRRR or the Disaster Readiness Risk Reduction, to cook our idea to be prepared more para dun sa mga nangyari before. Ito po yung kahandaan para po sa darating. In the future, no? Pagdating ng panahon na mag-strike, yung tinatawag nating pinaka-top, predictable, which is the earthquake hazard. Okay po? So ngayon po, magpo-focus po tayo ngayon sa ating discussion po about the earthquake hazard. This is the usual talaga po na sinasabi po ng karamihan na pag nag-strike po talaga, pag tumama po talaga, hirap po ang karamihan kung paano gagawin, paano ang pinaka natutunan nila, kung paano nila i-apply po yun. Sabihin po natin that this subject po or that this kind of subtopic po sa mga lesson po natin ay napakadali unawain. Napakadaling isipin na duck cover and hold, no? Hindi lang po sapat yun na tayo po ay natuto po about duck cover and hold or drop, cover, and hold. Mas iisipin po natin na ito po ang isang bagay po na kailangan pa natin matuto higit pa po doon sa pinaka-minor po. What if nga po nag-drop, cover, and hold po kayo, hindi po talaga totally na yung pala yung pang magnitude 5, magnitude 6. Paano po pang nag-strike po at huwag naman po sana ang magnitude 8.0 na pinaka-maraming madadamage po, no? So, bago po tayo magsaliksik ng pinakamaraming bagay po about our topic today, about earthquake hazard, let's try to focus on our different aspects for today. Okay po. So, let me share this one po para po tayo ay dire-diretso po about the understanding of earthquake hazard. So, this one po. Okay.
Ayan. So, doon po sa nakita po natin video clip, no, about the introduction of earthquake, talagang nakita po natin yung pinaka-usual po na tayong lahat po ay abala, tayong lahat po ay napaka-busy po, no? Tapos, hindi po natin maatubili na lumindol na po pala, hindi natin maatubili na nag-strike na pala yung pinaka-big one na siguro po, karamihan po ay talagang sabihin po natin na hininala po na malaking makapaminsala po and the big one, which is naka-locate po in the West Valley Fault. Pero lahat po tayo ay mas maging aware po sa pinaka-naging una po na nag-impact of hazard po dito sa Philippines, which is the earthquake. Lalo na po na sa Pacific Ring of Fire po tayo. At pangalawa po, hindi po bagay na tayo po ay kampante lang. Sapat lang sa pagkatuto. Doon po na, umearthquake, lumindol, nag-ground shaking, nag-earthquake dito. Maaaring magkaroon pa na yung tinatawag nga po natin secondary hazard or multiple hazard na nandiyan ng tsunami, nandiyan ng wave action, liquefaction, buffer zone, fire hazard, electrical hazard, di ba po? At yung tinatawag po natin minor earthquake, which is the aftershock. So it's different figure yung makikita po natin for this kind of very disaster na magre-result po talaga. It's very natural. Talaga pong hindi pa po natin alam kung kailan tatama, saan tatama. No? Wala pa pong isa po ang nakakapag aral po kung kailan po talaga tatama po ang tinatawag po natin earthquake. Pero po, sa pagkatuto po natin, titingnan po natin yung pinakaleksyon po ngayon na sa earth science pa lang, napag-usapan na natin, napag-usapan na ng mga earth science teacher nyo kung ano ba ang tinatawag po natin earthquake. Diba po, pag sinabi po natin earthquake, ito po yung kadalasan nangyayari through kinds of ito ba galing sa volcanic or tectonic. No? Meron tayong dalawang kinakategorize po doon. Una po, kung ito ay galing o talagang nag-alboroto o talaga pong sumabog, yung tinatawag po natin isang vulkan. At pwede siyang mag-result ng earthquake. At meron din naman po tinatawag po tayong, o maaari din po natin matawag siyang yung origin niya, no, na tectonic. No? Ito naman po yung unti-unting paggalaw ng ating pong landmass. So para po mas lalo natin maintindihan kung ano pong meron po sa ating pagtatalakayin po ngayon, which is the earthquake hazard, mas i-share ko po, no, mas mainam po na makita niyo po yung screen po na i-share ko po para po masala niyo po maintindihan. Labas, nakalabas po ito, bigay po ito ng data po, no, ng PhilBox in year 2017, pinaka-latest po nilang report po dito. So ito po yung po. Yan. So sana po lahat po ay nakikita mga anak. So for understanding earthquake hazard by the PhilBox, so we have the outline or our objective for today. So alam naman po natin na mababaw na kaisipan pag tinawag ng earthquake, ito yung ground shaking. Talaga pong over to think na talaga pong sabihin po natin na handang-handa ako pag tumamang earthquake. Pero let's try to think or let's face the reality na gaano ka nga ba kanda? Kasi unang-una po ang subject po na ito ay buhay po ang nakasalalay. Ating buhay po ang nakasalalay po dito. Higit po na dapat po tayo po ay mas handa. At ma-share po natin ito, especially po nasa kanya-kanya po tayong bahay. So our outline or objective for today is about first the background on earthquake and tectonic setting of the Philippines. So Philippine setting po tayo, no? Hindi muna po natin pag-uusapan ng earthquake sa ibang bansa. Dito muna po, mas at least tayo pa yung makapaganda. Earthquake hazard and risk, and then the last objective or outline is preparedness. Siyempre sa preparedness po, dyan po malalaman yung ano pong pinakamainam na gawin po before, during, and after strike ng isang unpredictable hazardous event, which is the earthquake. So, meron po tayong tinatawag po na Philippine Hazardscape. Yung Philippine Hazardscape po, ito po yung talagang kadalasan.
Hindi po kadalasan talaga pong talagang nangyayari na mga hazardous event po sa Pilipinas. Nandiyan nga po ang earthquake, ang tsunami, volcanic eruption, typhoon, ito po, storm surge. Nung lumabas lang po ang typhoon, super typhoon Yolanda po, talaga pong iba po, no? Bago po sa ating pandinig yung daluyong o tinatawag po natin storm surge, flood and landslide. Pero mas bigyan po natin ng tuon pansin yung una po nating pag-uusapan, which is the earthquake hazard. When we talk about an earthquake, it's a weak to violent shaking of the ground produced by sudden movement of the rock materials below the earth's surface. So madali sa ita po, ang sabi ko nga po kanina, maaari pong maramdaman, maranasan po ng karamihan, especially po tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire. Earthquakes po, ang sabi ko nga po kanina, meron po tayong tinatawag kong volcanic at tectonic earthquake. When you hear a volcanic, ito po, pwedeng batuhan po yung dalawa. Pwedeng mangyari ang earthquake at magkaroon ng volcanic eruption. Depende sa location ng epicenter. At tinawag naman po, pag tinawag naman po volcanic earthquake, maaaring dahil kay volcanic eruption, no, mag-produce siya ng tinatawag po natin earthquake. So, volcanic earthquakes produced by the movement of magma beneath volcanoes or by eruption. Pangalawa po, meron po tayong tintukoy pong tectonic. Ito po ang kadalasan po natin napapansin. Yung tinatawag po natin tectonic, ito po talaga pong kadalasan na ito ay nangyayari. Madalang lang po mangyari si volcanic. Pero po, kadalasan nangyari po sa earthquake sa Pilipinas ay ang origin po ay tectonic. So we have tectonic that earthquakes produced by sudden movement of rocks along faults and plate boundaries. Diba po, may iba-iba po tayo. May primary plates po tayo. May secondary plates po tayo around the world. At nakapalibot naman po sa Pilipinas, we have Eurasian plate, Indo-Australian plate, Pacific plate, and the Philippine Sea plate. Apat po na plate boundary or plate tectonic po ang maaaring makategorya po at nakaipalalim po at nakapalibot po sa ating archipelago. Next po tayo, mag-proceed po tayo doon sa tinatawag po nating location of an earthquake. Pag tinawag po na location of an earthquake, ito po yung merong epicenter at yung focus. Ngayon po, yung focus po, kasagbay po doon, pwede po natin siyang tawagin na tinatawag pong hypocenter. Hypo, H-Y-P-O, center. Hypocenter, ito po ay below the surface. Pag tinawag naman pong epicenter, above the surface. So, kadalasan iisipin po natin, no, na pag ba naramdaman na po natin yung lindol, yun na po ba ang starting time o pointing time na nag-start po ang lindol? Hindi po. Meron po tayong tinatawag pong seismogram analysis. Sa seismogram analysis, doon po malalaman kung anong oras po talaga lumindol. Anong oras po talaga yumanig po talaga pong nag-start, nag-shake doon sa tinatawag po natin pinaka-focus o tinatawag po natin hypocenter. Sa hypocenter o sa focus po, doon na mismo po makikita yung pinaka-release of an earthquake. After lang po pinaka-maramdaman kay epicenter. Okay po, ulitin ko po, meron pong ginagawa mga geologists at mga taga-vulcanologists po natin to identify or kahit po yung mga seismologists po natin, to identify what is the origin time using the seismogram analysis. Okay po. So, proceed po tayo on the next slide. We have the strength of an earthquake. Meron po tayong tinutukoy po, no? Alam na po natin yan since grade 9 o junior high pa lang po kayo. Meron po tayong tinatawag pong intensity and then the magnitude. Intensity po, ito po, gaano kalawak. Gaano kalayo naramdaman yung pinakasinasabi po nating earthquake strike. Pag naman po magnitude, energy release, no? Lakas po, yung pinakalakas po na nangyari po doon sa tinatawag po nating earthquake. So yun po, describing the strength of an earthquake, magnitude, total amount of energy release, intensity, estimate of the effects of an earthquake, yun na nga po iyon. Ang pinaka-importante po mga anak dito ay yung malaman nyo po yung pinaka
history o pinaka nangyari po sa Pilipinas na naging ready man po sila, pero bakit ganun sila? No, bakit merong namatay, may na-injured, may nawala that time, at pag nakita yung namatay na po pala, alam nating educate tayo. No? Busog tayo sa education. Alam natin kung paano maging handa. Pero sapat na po ba iyon? Sapat na po kaya iyon? Ano po kaya sa tingin niyo? So, yun po ang makikita po natin maya-maya po para po sa ating mga date po o mga nangyayari pong mga araw po na kung saan po ay nag-strike po ang earthquake sa Pilipinas. Pag po intensity scale po, makikita po nyo ang pinaka-dangerous o pinaka-damaging part na po talaga ay si intensity 6. Si intensity 5 and 4, medyo ramdam nyo po at talaga pong medyo may time magpapanik po tayo, no? Nagpapanik yung iba, pero kadalasan po nakakaya na pa po ito si intensity 4 and 5. Pero damaging na po, no, pagdating po kay intensity scale number 6 po hanggang 10. So, proceed na po tayo. Yun nga rin po ang sabi ko, why earthquakes occur? Because of the plate tectonics. Tectonics is the very originated part po pag nag-produce ang earthquake. Pero meron nga po tayong tinatawag pong transform, divergent, and convergent boundary. So, yun po iyon. So meron po tayong, yan nga po yung pinakita ko at nabanggit po kanina, we have tectonic setting of the Philippines, we have deeper and late, no, na nakita po natin around the Philippine archipelago. So nandyan si Philippine Sea Plate, Eurasian, Pacific, Indus Ocean Plate. Next po natin, kung mapapansin niyo po mga anak, dito sa last slide po na ipapakita ko, ayan po, meron po tayong tinutukoy po mga earthquake sources. Meron po tayo on the upper right, may legend po tayo doon. Ang ibig sabihin po noon ay naka-indicate po kung paano sa earthquake nararamdaman. No? May earthquake sources po tayo. Meron po tayo from Philippine Trench up to many active faults like the Valley Fault System na sinatawag po natin the West Valley Fault, saka po yung East Valley Fault. May in-expect po ang mga pillbox po dyan kung gaano kalakas o gaano magnitude ang ilalabas po dyan. Maya-maya po malalaman po natin po yun. Pero kung mapapansin niyo po doon sa picture po, no, ang Palawan po, tingnan niyo po ang Palawan. Yan. Kitang-kita niyo po, walang trench mark po na nakita. Tama? So madayon sa ita po, ang Palawan po, wala po silang talagang nararamdaman na earthquake. Ayan po, no? Talaga pong ligtas po ang Palawan sa earthquake. Kahit tingnan nyo po sa Philippine Seismicity po natin, sa Philippine Seismicity, tingnan nyo po ang Palawan, wala talaga. Wala talagang red mark na napapakita ng seismicity. Kaya po kung titingnan nyo po, no? Sabi po dito, an average of 20 earthquakes recorded per day. And then we have 4 to 5 felt earthquakes per week. So medyo 5, 4 hanggang 5 po ang nararamdaman po natin kada linggo. We have 5,000 platted earthquakes per year and 90 disrupted earthquakes for past 400 years. Earthquakes activity in the Philippines. Ito po, kung makikita nyo po, meron po dyan ang picture na magnitude 7.8. 1990 Luzon earthquake. Yan po ay sa Baguio City. Talaga po napakalakas po niyan. At magnitude 6.9 sa 2012 noong tumama ito sa Negros Oriental. Okay po. Next po natin, ito po, we have magnitude 7.2. Talaga pong napakalakas po nito. In year 2013, in Bohol earthquake, we have affected Bohol and Cebu. The casualties, ang namatay po ay 222, 8 are missing, and then 976 is injured. Houses damage total from 14,000 plus up to partial 58,000 plus. So, ito po, ito yung gusto ko pong ipakita po sa inyo. So in year 2017, we have magnitude 6.7 sa Surigao del Norte in February 10. Batangas magnitude 6.0 in April 8. Magnitude 5.2 in Lanao del Norte in year April 16, in date of April 16, 2017. And then magnitude 6.5 sa Leyte po, no, in the date of July 12, 2017.
Next po natin, meron po tayong tinutukoy po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or the PhilVOS. Pag po lumabas po o nag-strike po ang isang earthquake, meron po tayong tinatawag po na date and time, location, depth of focus, origin, and magnitude. Magnitude, gano'ng kalakas, origin, either ito ay volcanic or tectonic, at depth of focus, ito po yung lawak, no? From layo, from hypocenter of focus up to epicenter. Yun yung travel, epicenter distance po. From the top up to baba, no? From the above the surface up to below the surface. So location, doon po yung na-identify yung pinaka-epicenter po. And then date and time, oras at araw ng nag-strike and earthquake. Ito po yung mga lugar na nakaramdam po ng intensity. So di na po natin pag-usapan po yung ilang bagay po about strong earthquakes, no, sa Metro Manila. Malalaman din po natin iyan sa kahandaan po natin sa darating pong the big one. And the big one po ay di po talaga natin alam kung kailan po tatama na nakalocate daw po sa West Valley Fault, no? Earthquake-related hazard, we have the faulting ground rupture, ground shaking, liquefaction, the tsunami, the fire, and then po, landslide. So sa faults po, we have strike sea fault, normal, and reverse fault. Though napag-usapan na po yan last earth sign subject niyo po noong first semester. So depende po yan sa hanging wall and put wall, open area, or location po. No? Doon po, ginagawa rin po ng mga NDRRMC. Kung meron man po silang nakikita mga reverse fault, mga normal fault na nakapalibot po sa mga malapit po sa mga bulubundukin o talaga po mga patag na lugar, talaga po ina-identify po nila kung talaga po may mga fault line at fault plane po. Yan po ang mga sinasagawa po ng mga taga-PhilVOS. At meron din po akong ipapakita pong sample na ito po, no? Yung nangyari po, no, in October 15, 2013, magnitude 7.2 sa Bohol earthquake, we have the surface rupture of North Bohol Fault. Ito pong North Bohol Fault is also known as, alam niyo po kung ano tawag daw po doon sa North Bohol Fault. Ang North Bohol Fault ang North Bohol Fault daw po ay also known as the Great Wall of Bohol. Yung may the Great Wall of China, and the Great Wall of China po, no? May the Great Wall of Bohol, pero natural hazard po ang nag-create po nito. So it's a North Bohol Fault, also known as the Great Wall of Bohol. So next po tayo, maaaring makapag-proceed na po tayo after this one po, doon sa itatawag po nating Valley Fault System, ng West Valley Fault, saka po ng East Valley Fault. So after po noon, punta na po tayo sa mga different secondary o into multiple hazard. Alam naman po natin kung paano po mag-strike ang earthquake. Napakadami pa po niyang binibigay na resultant factor po sa atin. Yan mga kapatid. Meron po tayong Valley Fault System. In the Valley Fault System po, we have the East Valley Fault. The 10 kilometers has magnitude 6.2. Ito po ay in-expect po, no? Hindi pa po nangyayari po ito, in-expect po ito. And then the location na pwede po makaramdam po nito at makaranas po nito ay nasa Municipality of Rodriguez and San Mateo Rizal. Ang West Valley Fault, ito po yung tinatawag kong the big one, has expected to think that the magnitude is 7.2. So hindi pa po natin sure kung gano'n po talaga kalakas yun. So ang maapektuhan pong lugar ay ang Bulacan, Rizal, Manila, Metro Manila, rather, ilang place sa Metro Manila, ilang place sa Laguna, at ilang place pa sa Cavite. So, yun po. Yun talaga ang makikita po natin pagdating po sa earthquake hazard. No, mga pangyayari po na pwede po mangyari sa Pilipinas. Ito po ay mga pag-aaral na pinag-usapan po ng mga taga-PhilVOS. Okay? Siguro po makapag-proceed na po tayo for the next one, which is the liquefaction. Ayan po, wait. Sa ground shaking po. Sa ground shaking po, meron tayo tinutukoy po na primary saka secondary wave. P wave or S wave. Pag P wave po, primary wave, up and down ng shaking.
pag po S wave or secondary wave, side by side po ang shaking po. Okay? So talaga pong mas mainam po na tayo po palagi pong ready kasi di rin po natin alam kung ano pong wave movement po ang ibibigay po ni earthquake. Ito po mga picture na ipapakita ko po mga nangyari po na earthquake sa Pilipinas. Though it's kind of matibay ang bahay, matibay ang loob, no? Malakas ang loob pagdating sa earthquake, kaya ko to, no? Maday lang to, malalagpasan ko to, pero mas higit po na tayo po ay mas may alam. Ika nga po, lamang ang may alam. Okay po? Pillbox earthquake intensity scale, ito rin po na ulit lang po ito, no? Sabi nga lang po na intensity 6 intensity 6 to 10 ay napaka-damaging. Okay? Next po tayo para po sa ating, I think tsunami na po ito. Mag-share po ako ng video clip po. Yung mapapakinggan nyo po, by the way po, liquefaction muna po. Liquefaction po is a loss of water. These sediments behave like liquid during strong ground shaking. Its sediments are rearranged into more compact state. Nakikita nyo po sa illustration on the lower left po, no? It's kind of void water and sand particle before an earthquake, just earthquake, and resultant after earthquake. So, yun po yung happen po right after po ng earthquake. Siguro po, makakapag-proceed na po tayo on the tsunami. I think po, yan po ah. Okay, ito po. Ang sabi po kay tsunami is a sea waves, small to large. Sea waves, small to large, resulting from disturbance of seawater by undersea earthquake, landslide, and volcanic eruption, or even meteorites or meteor impact. Pansin nyo ho, no? Hindi lang daw po pala sa earthquake ang mga pwede makapag-produce ng tsunami or wave action. Pwede rin po pala itinutukoy po niyang landslide, volcanic eruption, and meteor impact. Now, doon po sa isa-share ko pong screen, no, video clip po ito, makinig po kayo doon sa babanggitin pong mga sign of tsunami na possible na mga paparating ang tsunami sa mga coastal area. At doon naman po sa mga ilang bagay po na anong dapat gawain pag nandyan na, no, nag-strike na si tsunami o si secondary or multiple hazard right after an earthquake hazard. So, share ko lang po, no? Lang po. Be many miles long, from 1 to 100 feet high, traveling at 400 miles per hour. This ocean monster is known as a tsunami, and it can wreak havoc on coastal populations and landscapes. A tsunami is a series of ocean waves caused by any large and sudden disturbance of the sea surface. Tsunamis can be generated by landslides, volcanic eruptions, or even meteorite impacts in the ocean. But they are most often caused by an earthquake where there's a sudden displacement of the ocean floor. When that happens, there's a transfer of energy from the sea floor to the ocean, causing waves on the surface to radiate outward in all directions. In deep waters, these waves may not even be detectable.
But when the tsunami enters shallower waters, the wave speed slows and its height increases. The water along the coast may recede noticeably. A large wall of turbulent water, called a bore, may also form. When the tsunami hits, it may come ashore like a fast-rising flood and strike with devastating force. The series of waves may continue for hours. The first one may not be the last or the largest. For your safety, know the potential warning signs of an incoming tsunami. A strong earthquake that causes difficulty standing. A rapid rise or fall of the water along the coast. A loud ocean roar. When you're in a coastal area, it's important to keep alert for messages from local officials, such as lifeguards, police, the U.S. Tsunami Warning Centers, and NOAA All Hazards Radio. If you find yourself in a location of a tsunami strike, here's what you need to do to stay safe. Keep calm. Walk or run to higher ground, 100 feet above sea level or 1 mile inland. Do not drive. Keep roads open for emergency vehicles. If you cannot move to higher ground, use the stairs to get to the third floor or higher in a sturdy building. Follow all instructions from local officials and stay out of coastal areas until authorities issue an all clear. Tsunamis can strike any coastline in the world and can affect locations thousands of miles away from where they formed. They may be uncommon, but the devastation they cause makes them a deadly force in nature. For more information on tsunamis, go to the following sites. Ayan po. So, balik lang po tayo dun sa understanding earthquake hazard given by the PhilBox. So, napag-usapan po natin o nakita po natin dun sa video clip po na napaka mag-strike din po ang secondary hazard, which is the tsunami, right after an earthquake hazard, which is the primary hazard. Then, bukod nga po, para kasi po, pwedeng tawagin po natin ng earthquake na major earthquake, no? At yung tinatawag po nating aftershocks as a minor earthquake. Talaga pong nangyayari po, no? Right after ng pinakamalakas at mabot po ng from intensity 6, talaga pong makakaranas pa po tayo ng tinatawag po nating aftershocks po, no? Talaga pong possible na pwede pong mangyari po sa mga area po na tumama po ng primary hazard, which is the earthquake. So, proceed lang po tayo dun sa ating, by the way, this kind of picture, tsunami strike in March 11, 2011, dun sa Japan. No, sa Japan po siya nangyari. Okay po. So, proceed po tayo. Okay na po yan sa tsunami scenario, tsunami propagation. Napasin na po natin iyon. Sa Metro Manila po, ang tsunami hazards po, no, hazard mapping po natin, ay especially po ay nasa near in Manila Bay. So talaga po mga, actually meron din po ang upper part po, no, pwede rin po maapektuhan ng mga taga Bulacan. So may Kawayan, so may Obando, Hagonoy, yun po, mga malalapit sa dagat. No? So, fire hazard din po, pwede po itong mangyari right after an earthquake, no? So indirectly caused by earthquake, no? Fires can be sparked from the power or gas na flammable po na pwede pong maging result po ng hazardous event. Okay? So next po natin, mapag-uusapan naman po natin ang fire hazard po sa mga darating pong panahon. Dito muna po i-detail. Ang priority po natin ang malaman po ang earthquake hazard. So earthquake preparedness guide on the latter part, last part na po ito, ano? Earthquake preparedness guide, alam naman po natin na tayo po ay palagi pong handa at palagi pong iniisip kung ano pa ba yung pwede nating gawain para po ready tayo when it earthquake strikes sa ating pong place, sa ating area. Una po, meron po tayong tinatawag pong good education. Earthquake preparedness prior to the event is a good awareness and good education for those people na talaga pong
hangad po nila ay maging ligtas kasi po hindi po natin talaga alam kung saan siya tatama, kailan siya tatama, no? And a kind of drill, evacuation procedure, plan for efficient and effective response. So, isa-isahin po natin yung before, during, and after an earthquake. Okay. So, next slide na lang po tayo. Yan po. What to do before an earthquake? So, prepare an evacuation and response plan and conduct drill. Sa eskwelahan po, kadalasan ginagawa po ang earthquake drill, no? Kasabay po noon, ang pag-conduct a week after is a fire drill. Kasi po, mas alam po natin na maghapon po, marami po tayong oras na nilalaan po sa eskwelahan. Pero ngayon po, nasa kanya-kanya po tayong bahay, mas sigit po na tayo po ay alalahanin po natin na pwede natin kausapin ang ating mga kapwa-pamilya na ito pala ang dapat nating tugunan, ito pala ang dapat nating pansinin pagdating, pag dumating o pag nag-strike at tinatawag natin earthquake hazard. Another po, no, sabi nga dito, napakainam po nito, what to do before, family awareness and preparedness, napakainam po nito, lalo na kayo po nasa bahay, determine roles, known safe and dangerous spot, known response procedures, and familiarize with the evacuation plan and prepare emergency kit or bags. Yan po nga, sabi nga po, before an earthquake, prepare emergency or earthquake survival kit. Ang pinaka-importante po siguro dito ay yung whistle, yung pito po, no? Kasi kung ikaw po ay natabunan, nangyari pong isang earthquake, at ang bag mo, ang kit mo ay madala kang whistle, madali po tayo mare-rescue at pwede po maka-response agad-agad ang mga taga-emergency people. Okay? What to do during an earthquake? Ano po kaya sa tingin po natin? Yung pinaka-madalas pong ginagawa ng karamihan, yung drop, cover, and hold approach. Yan po okay. Pero mas mainam po na tayo po ay talaga pong may faith pa rin po at nagpe-pray po tayo during an earthquake. At dalagi pa rin po natin pinapalalangin na hindi nga po natin alam, no, kung kailan tatama. Pero kung tumama na, mas mainam po na manalangin po tayo palagi kung ito po ay nararamdaman na po natin. At para tayo po ay talaga pong gabayan at iligtas po ng Panginoon sa disaster po na ating na-experience. Okay po. And then what to do after an earthquake? So ito na po, no? After an earthquake, be prepared for aftershocks, no? So sabi nga po, a minor shocks po, a minor earthquake, bring the emergency kit, go get out in an orderly manner, do not rush. Watch out for appalling objects and etc. etc. After an earthquake, kung nasa school tayo, conduct head count, o kung nasa sa bahay po tayo, conductin po tayo ng mga headcount para po pagdating sa panahon po na tayo po ay naligtas at nakaligtas, mas mainam pong tingnan din po natin ang ating mga kapwa. Okay? So, for the last part po, we have an action for preparedness or action for disaster risk management. So, ito po another route po ito for assessment po pagdating po sa ginagawa po nating risk assessment. To identify kung ano pong mga policy option ang ating pwede pong ibigay sa kanila. Ang mga disaster risk reduction po, ang mga NDRRMC po, sila-sila po ang nagbibigay kung ano-ano mga policy option o disaster risk reduction policy option ang kanila pong ipoprovide doon mismo sa area o location po na meron po sila. So yun po ang mga napag-usapan po natin about earthquake hazard, about the una po na nakita po natin the impact of hazard, which is first the impact of earthquake hazard here in the Philippines or in the Philippine setting. So nawa po marami po tayo natutunan about earthquake hazard from an outline, from what is the meaning, at hanggang sa preparedness po, no, ano dapat pong gawin before, during, and after an earthquake. Nawa po, ito pong isang bagay po ay malaman po ng karamihan, maunawaan at mapag-aralan mabuti dahil buhay po ang nakasalalay. Buhay po ninyo ang nakasalalay.
mas mainam po na tayo po ay kahit nang tayo ay nakapag-aral at mainam na tayo ay nakaalam sa ganitong pagkakataon about earthquake cancer, i-share po natin sa kapwa po natin ang mga natutunan po natin. Nawa po, kayo po ay maraming natutunan ngayong araw na to. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po ay maging masaya po sa maghapon. God bless you all and have a great day, STEM people.